Good morning mga kalapatid, sa welcome back. This is John and Danny, Loop Pigeon Racing. So yung in-extend ko ng loop mga kalapatid, pinalitan ko yung isang roof natin. Pinalitan ko yung isang yero natin ng clear, ayan mga kalapatid. Kasi nga ay madilim. So ngayon ay medyo warm na siya at maliwanag na. So ngayon nga ay i-disinfect natin itong loop natin. So may binili nga tayong ito, Vircon, pang disinfect mga kalapatids. Ayan, tinuro sa akin ni Ryan, isang kalapatids natin, para sa mites tsaka sa mga virus. I-spray natin yung buong loop natin. Tapos ay tapos may binili nga tayong ano na wash out nung umuwi tayo ng Pilipinas. Ito mga kalapatids. Bali, i-force bat natin sila lahat, pati yung mga breeder natin. Kasi nga i-preparing natin sila end of June, yung mga breeder natin mga kalapatids. So next week nga yung mga breeder natin, i-deworm na rin natin yun mga kalapatids. So tingnan natin yung roofing na kinabit natin dito sa bagong loop ko na maliwanag na mga kalapatids. So kahapon nga naglinis na nga ako ng loop. So lilinisin ko ulit, tapos i-disinfect ko to. Tapos habang dinisinfect ko to, kasi kailangan patuyuin ko muna. Ipo-force bat natin itong mga panlaban natin ng old bird mga kalapatids. Ayan. Tapos ito yung pinalitan natin ng bubong mga kalapatids. Ayan, yung clear. So maliwanag na nga dito. Tsaka ayan, medyo mainit na. Warm na. Ito yung apat na breeder natin na hen. Yung isa, ililipat ko rin siguro by Tuesday. Tapos next Saturday, i-deworm ko na itong mga breeder natin, pati yung cock. Yung cock nga natin, nandun sa breeder loop natin. Yung hen lang ang hiniwalay ko. So, i-disinfect natin to lahat ng mga wall tsaka flooring. I-sprayan natin. Bali, yung binili nga natin na 50 gram na Vircons. Bali, 50 gram. Tapos yung tubig niya ay nasa 5 liters. Ito, bubugahan natin to lahat. Lilinisin natin. Sabay, force bat natin tong mga wires natin mga kalapatids. So, mamaya na lang mga kalapatids. A few hours later. So, mga kalapatids, nalinis na natin yung isang loop natin. So, imimix natin itong Vircon. So, 5 liters nga itong pang-spray natin. Sakto, itong 50 gram na Vircon for 5 liters. So, pagka-spray natin ito, siguro mga 30 minutes, patutuyin natin. Tapos, yung mga ibon natin nandito sa kabilang section, i-force bat natin, tapos dito natin dadalhin. Kasi nga, mainit dito, so madaling matuyo sila dito. Tapos yung kabilang loop naman natin ang lilinisin, tapos i-spray natin. So sabay nga, ipo-force bat natin, sabay i-spray ng loop natin, patay ng virus tsaka mga mites. Ayan. So para ready na yung breeding natin tsaka yung pang old bird natin sa September mga kalapatids. So ilagay na nga natin itong Vircon mga kalapatid, tapos i-spray natin. Kulay pink pala yung powder niya mga kalapatid. Ayan siya. Nakalagay naman dito ay 30 to 1 hour yung drying time. Kailangan fully dry yung loop natin bago natin ilagay yung mga wires natin. Tapos tatanggalin natin yung mga patukaan natin, mga grits tsaka pink minerals dun sa loop natin mga kalapatid. So mag-spray na tayo mga kalapatids. Thank you.
mga kalapatids, na spray na natin. So wait na lang natin na matuyo to. Pagkatapos matuyo nito, ipo-force bat naman natin yung mga wires natin. Sabay lipat naman dito sa loop natin na natuyo na. Yan, papatuyuin lang natin para pwede na natin ilipat yung mga wires natin dito. Habang nagpo-force bat tayo, sabay linis din sa kabila naman. Tapos si disinfect natin para mamatay yung mga virus sa loop natin. A few hours later. So mga kalapatid, sa nilagay na natin sa training box yung mga wires natin. So bali 26 to, hindi pa kasama yung mga breeder natin na iba na mga cock. So tuyo na nga tong loop na inispray natin para sa virus at sa mga mites. Ayan. So dyan natin ilalagay yung mga henna breeder natin at ibang inakay. Yung ibang young bird pa natin, tapos yung ibang wires natin, ilalagay natin dito sa landing board mga kalapatids habang papatuyo. So 26 nga to mga kalapatids. Yan, susubukan natin itong binili natin sa Pilipinas na wash out. Yan, lubog lang natin yung buong katawan. Pwera lang yung ulo mga kalapatids. Lalo sa may kiligili. Pero mga wala namang kuto to dahil inisprayan ko na to noong bago ako magbakasyon noong December mga kalapatids. Bali, wash out yung pinang-ano natin mga kalapatids. Ayan, pwede na yan. So hindi natin iisa-isayin mga kalapatids dahil marami itong paliliguan natin. So mga kalapatids, na force bat na nga natin yung 27 na ibo natin. So apat lang yung nailabas ko sa loob ko na nilagay dahil nga yung dalawa ay pumitik. So medyo kinabahan nga ako kasi nga ang baba ng lipa dahil basang-basa nga yung mga balahibo nila. So si 1858 tsaka si Agila lang nandito. Si 1867 natin tsaka si 1899. Ayun,
yung mga lumipad. So nandito na nga yung 23 ata natin. Ayan, basang-basa, mga nakapila. Ayan, no. Pila sila lahat, basang-basa. Eh medyo mainit naman dito. So okay lang. So maganda nga yan para sa breeding at sa darating na old bird na race natin, mga kalapatid. So patay kuto yan. Ang ginagamit ko nga yung pang spray, pero sinubukan ko nga itong binili natin sa Pilipinas para hindi masayang. So next natin yung mga breeder. Pero titirahin ko muna yung loof natin. Linisin ko ulit, tapos ay ispray natin ang pampatay ng virus tsaka mga mites. Para wala tayong problema pag sa mga sa breeding natin tsaka sa race natin, mga kalapatids. So mga kalapatids, na-spray na natin itong loof natin. Ayan. So malinis na. Marka na lang yan ng mga ipot nila. Ayan. Na-spray na natin lahat. Pati mga kahoy, flooring, yan. Pati nilinis natin yung bee perch. So yung mga wires natin, ito basang sisiu pa. Hindi ko nga mapakawalan. Kasi nga yung iba dyan, di pa batcher, tsaka breeder natin. Ay, lalabas si Abo. Si Abo. Matutuyo naman yan. So, siguro hanggang ngayong gabi sila dito. So, bukas na natin ilipat dito sa loop. Kasi nga, medyo matagal nga matuyo yung loop natin. So, alas 4 na nga ng hapon, mga kalapatids. Tapos yung breeder natin, bukas na natin na i-wash out, mga kalapatids. Kasi nga, hapon na rin. So hanggang dito na lang, mga kalapatids. Nag-cleaning lang tayo ng mga loof natin, tsaka nagtanggal tayo ng mga kuto sa mga warriors natin. So don't forget to like, share, subscribe, John and Danny Loop Pigeon Racing, mga kalapatids. Happy flying and God bless. Kita-kits tayo ngayong buwan na magpa-first toss tayo ng training, mga kalapatids. Sa north tayo hanggang 815 km yung race natin. Sana matuloy sa Auckland yung race namin, pinagpipilian kasi kung south or north. So possible baka north yung race natin, mga kalapatids. So thank you, mga kalapatids.